Hi Earth Signs! Welcome back po dito sa iyong 365 Days of Tarot, your daily guidance by Gemascape Tarot and Vlogs. Keep in mind po na this is a general reading, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. This is for you, Taurus, Virgo, and Capricorn. So tingnan po natin ano pa yung mensahe. This is for you, Taurus, Virgo, and Capricorn. Makikita nyo po yung timestamp sa description box below. Pakicheck na lang po doon para madirekta kayo sa inyong reading. So, this is for you, Taurus. Meron tayo ditong color. Express your true feelings and occupation. Number 34. So, marami po sa inyo, could be yung trabaho nyo is hindi yan talaga yung passion nyo. Pero okay lang din naman. Kasi as long as nakakatulong yan sa inyo, be grateful pa rin talaga. Occupation. Yung iba naman po sa inyo, ayan, di ko alam kung ano tong trabaho nyo, pero masaya naman po talaga kayo kung ano yung ginagawa nyo. Kasi parang, meron kayong, yung iba sa inyo, yung trabaho nyo, na-express nyo din yung, para bang, yung mga gusto nyong sabihin, na-express nyo dun sa ginagawa nyo. Could be art, drawing, ayan, baka iba po sa inyo, nananahi kayo, and dun yung na-express yung creativity nyo. O, ayun, na-express nyo yung creativity nyo dyan sa trabaho nyo. Kaya nag-e-enjoy din talaga yung karamihan sa inyo, Taurus. Tignan po natin pagdating sa iyong career. Meron tayo ditong King of Pentacles. Napakagandan kasi sobrang stable ng trabaho mo. And yung iba po sa inyo, malaki talaga yung kinikita nyo. Okay, meron ako nakikita dito, maaring meron kayong negosyo, printing shop. Kasi color, oh. Oh, 'di ba? Ang ganda. Pagdating yung iba sa inyo, meron kayong negosyo. Taurus, hindi kayo trabahador. Ayan, hindi kayo employee. Meron kayong sarili ditong trabaho. Yung iba sa inyo, meron kayong tatlong tauhan, 3 hanggang 5 na tauhan. Ayan. So, yung business niyo na 'to is kumikitang kabuhayan talaga. The Devil. Ayan, ingat lang kayo kasi baka mamaya dyan sa mga pinagkakatiwalaan nyo, dyan sa mga employees nyo, meron palang traitor, ganyan. Or baka meron dyan ninanakawan kayo. So, mas maganda kung maglagay kayo ng CCTV dyan. Pagdating naman sa trabaho mo, yun din, yung mga kasamahan mo sa trabaho, baka sinisiraan ka sa ibang katrabaho nyo. Ganun, kasi naiinggit sa'yo. So, ganun naman talaga, hindi natin wala tayong magagawa dyan kung may naiinggit sa atin or may naiinggit sa inyo, Scorpio. Diba? Basta gawin mo lang yung trabaho mo. Mag-focus ka na lang sa trabaho mo. Kasi mas mai-improve mo pa siya. Tignan naman natin pagdating sa iyong kaperahan. Mayroon tayo ditong 5 of Swords. Ayan, ingat din kayo. Baka kasi mamaya may nanloloko sa inyo pagdating sa inyong kaperahan at hindi kayo aware. So, kailangan talaga is-secure mo yung iyong finances. At pagdating naman sa iyong negosyo, dapat talaga maalam ka. Or sabihin natin na dapat binabantayan mo, magiging hands-on ka dapat. Or hands-on ka dapat sa iyong negosyo. So, huwag nyo siyang ipagkatiwala sa iba. Lalo na yung mga OFW, kung meron po kayong negosyo, mas maganda hands-on kayo. Kaysa naman ipahawak nyo dito sa mga kapamilya nyo dito sa Pinas, mahirap pa din kasi yun, mas maganda kung kayo. So, pag magtatayo po kayo ng negosyo, yung sabihin nyo magpo-for good na kayo dito sa Pinas. Ayan, yung iba po sa inyo, meron kayong mga gastusin pagdating dito. Ito, bigla ang gastusin to eh, pagdating sa mga bata. So, kung meron na po kayong anak, ayan, magugulat na lang kayo, may babayaran pala sila. Hindi sinasabi sa'yo, bibiglain ka na lang. Siguro nakalimutan din ang anak mo, ganyan. So, parang medyo iinit yung ulo mo dito. So, huwag mo na lang pagalitan. Kausapin mo na lang, diba, kung ano. At gawa mo na lang din ang paraan kung paano mo mababayaran, kung ano man tong bayarin na to. So, ingat lang kasi baka may mga bata na naglalaro ng apoy dyan. Okay, ingat. Baka mamaya may masunog pa dyan. Check nyo din po yung mga gas nyo. Mamaya, naiiwan nyo yun eh. Walang regulator. Tama ba yun? Regulator ba yun? Yung kusang namamatay. Or naglalock yung inyong mga gas. Mas safe yun.
Okay, so tingnan naman po natin pagdating sa love life mo, Taurus, kung ano po yung mensahe sa'yo. Free shuffle na po itong ating mga cards. Meron tayo ditong lightning, shocking news, sudden change, surprise, epiphany. So may mangyayari dito sa love life mo. Kakaiba, masusurprise ka. Parang ito lang, na-surprise ka dito sa anak mo na may babayaran pala siya or what. Parang ganun. Tingnan natin. Pagdating sa love life ni Taurus, spirit guide. Wow. Okay, may paparating dito. Yung iba po sa inyo, kung may kadeal kayo na foreigner or meron kayong kadeal na OFW, Taurus, mukhang uuwian kayo ng taong yan. Magugulat na lang kayo. Ayan o, isusurprise yata kayo. Mukhang magpapatulong to sa family mo. Tingnan natin ano yung nafe-feel sa'yo ng taong yan. So, ano yung nafe-feel sa'yo ng taong yan, Taurus? Eight of Cups. Mukhang may paglalakbay na gagawin yung taong yan. Ayan o. Diba? Tsatsagain ka niyan. Yung iba naman po sa inyo, kung asawa nyo to, ayan. Magkakaroon kayo ng pag-uusap dito, pag-aaralan nyo, or nakikita ko talaga aayusin nyo kung ano man tong problema nyo pagdating sa inyong career, ay, sa inyong career, sa inyong marriage. Oo, ayan o. Diba? Aayusin nyo. So, dalawang tao naman kasi talaga dapat yung umaayos sa relationship, hindi lang dapat isa. So, kung gusto nyo maayos tong marriage nyo, pares kayo mag-adjust sa isa't isa. Okay? Or yung marriage or yung relationship nyo. So, ayan o. Meron dito nagkaka-anxiety, nagkakaroon ng depression. So, yan lang po yung mensahe sa'yo, Taurus. Maraming salamat and see you again on my next video. Bye-bye and enjoy the rest of your day. Hi Virgo, eto naman po yung reading mo. Meron tayo ditong childhood home. Remember where you're from and who you really are. Meron tayo number 3, marriage. So yung iba po sa inyo, could be titira kayo sa ancestral home. Titira kayo sa in-laws nyo kahit nakasal na kayo. Meron dito. Pwede yan sa side nung babae or sa side ng lalaki. Tignan natin pagdating sa iyong career. So Virgo, ayan. Yung iba sa inyo kasi parang nag-iisang anak lang kayo, Virgo. Kaya, yun, wala kayong choice kung hindi samahan yung parents nyo or tumira dyan sa bahay ng parents nyo para may kasama sila. Tignan natin. Pagdating sa career, meron tayong 7 of Swords. Meron tayo ditong 4 of Wands. Ay, 4 of Swords pala yan. At meron tayo ditong The Empress. Okay, so ingat kayo sa career nyo, alagaan nyong mabuti kasi mamaya, ayan, nakikita ko dito may mga nagtetake ng credits ng mga ginawa mo. So meron dito hindi nagiging honest sa'yo. Parang pinagkakaisahan ka ba, ganyan, or ninanakawan ka. So yung iba sa inyo, baka may mga nawawala kayong gamit, ang nangunguha niyan. Co-worker nyo lang din. Mukhang mayroon kayong pinag-iisipan dito kung sino yan eh. O malikot yung kamay niyan. Siguro ano niya yan, sakit niya. Meron kasing ganun, di ba? Ano ba itawag sa sakit na yun? Nako, hindi ko matandaan kung ano. Pero may sakit na ganun. Yung ano ba yun, di sila mapakali hanggat di sila nakakakuha ng gamit. Tingnan natin pagdating sa iyong kaperahan. Maganda naman yung trabaho mo, makakasamahan mo lang talaga sa trabaho yung nagpapahirap sa'yo dito. Pero focus ka lang sa trabaho mo. Naku, mga naiingit lang yan sa'yo, Virgo. Meron tayong 2 of Wands pagdating sa iyong kaperahan, the Hanged Man. So yung iba sa inyo, medyo na-stress na kayo dito. Yung iba po sa inyo naman ay, ayan, parang bumagsak kayo. Kung nag-medical man kayo, parang bumagsak po kayo sa medical kasi meron kayo ditong hinihintay na papers. Ayan, mukhang marireceive nyo na. Kaya lang kasi hindi Parang hindi good news yung matatanggap nyo. Ayan, pasensya na kayo. Nabunggo. Parang hindi good news yung matatanggap nyo na balita dito. Pagdating sa hinihintay nyo, pwede rin na yung loan nyo, hindi siya ma-approve. So, mag-ingat po kayo. At planuhin yung mabuti pagdating sa inyong kaperahan. Kasi kayo yung mahihirapan dito. Kayo yung nahihirapan dito. Ayan o, parang hindi kayo makausad. Yung iba po sa inyo, baka madami kayong bayarin or madami kayong gastusin, madami kayong utang.
Hindi nyo na alam kung paano nyo bababayaran. So, iba sa inyo, baka nagbabala kayo, pumunta na lang ng ibang bansa. Kasi, inigisip mo, mas mabilis mong mababayaran yung iyong mga utang. Kasi nga, di ba, mas malaki naman talaga yung kita sa ibang bansa kaysa dito sa atin. So, tignan po natin, Virgo, ano pa yung mensahe sa'yo, Virgo? Love life, the grave, ano pa po, spirit guide? Pagdating kay Virgo, so may transformation na paparating dito pagdating sa iyong love life. Merong new beginnings, camera, o nga. May natuto na kasi dito. So mukhang may hihingi sa'yo ng second chance dito, Virgo. Pagdating sa love life, ano yung nafe-feel sa'yo ng taong yan? Seven of Wands. Okay, so mukhang ipaglalaban ka nito. Yung iba sa inyo, ipaglalaban kayo nito sa family niya. Mukhang ayaw sa inyo ng family niya. Oo, pero yung person mo kasi mahal na mahal ka nito. Kaya ipaglalaban ka niya. Queen of Cups, di ba? Mahal na mahal ka niya. The Tower. Meron nga may ayaw sa inyo dito. Sa relationship nyo ba? Parang tutol. Pero walang magagawa yung mga tutol na yan. Kasi ikaw yung pipiliin ng person mo. Magtiwala ka lang sa kanya. Ayan o, learn from the past. Siguro kasi before, meron din siyang jowa, ganyan, na ayaw din ng parents niya at hindi niya yung pinaglaban. So parang ngayon, ganun na naman yung nangyari. Ngayon, ipaglalaban niya na. Parang alam mo yun, ikaw na talaga, hindi niya na kayang mawala ka sa buhay niya. So yan lang po, yan. Mauwi kayo sa kasalan ng taong to. Kaya lang kasi, yun lang, baka dun kayo tumira sa parents niya. O yung iba sa inyo, baka sa parents niya na kayo nakatira. O, at nahihirapan ka ditong makisama sa kanyang mga magulang. So, ayan lang. Virgo, maraming salamat. And see you again on my next video. Bye-bye and enjoy the rest of your day. Hi, Capricorn. Ito naman po yung mensahe for you. Meron tayo ditong ocean and meron tayo ditong poverty. Go with the flow and flow with the glow. Kaya kayo nahihirapan. Kasi yung iba sa inyo, di kayo nagpaplano. Sumusunod lang kayo sa uso, sumusunod lang kayo sa dagsa ng mga tao. So, ang kailangan nyo dito, Capricorn, ay magplano. So, alam niyo, huwag kayong mag-focus lang sa isang bagay. Napakalawak ng karagatan. Diba, sabi nga, malawak ang karagatan, maraming isda sa maraming isda. Parang ganun. O parang ganun din dito, huwag kayong mag-focus sa kahirapan nyo kasi madaming opportunities na nakalaan para sa inyo or madaming opportunities. Kaya lang hindi nyo nakikita kasi nakafocus nga kayo doon sa sinasabi nyo na nahihirapan kayo, ang hirap ng buhay, etc. So, nagpo-focus kayo doon sa negativity. Nagpo-focus kayo doon sa pinaka-easing gawin, which is magreklamo. So, wag yun yung gawin nyo. Lagi kayo maging grateful para tuloy-tuloy din yung pasok ng kaperahan sa inyo. Tignan natin pagdating sa iyong career. Ayan. Pagdating po sa career ni Capricorn, spirit guide, kamusta po? Kamusta po today? Meron tayong 3 of Pentacles. Meron tayo ditong 7 of Cups. At meron tayo ditong 6 of Cups. May promotion ba, spirit guide? Wow. Ang ganda naman nung ano mo o nung iyong career. So mukhang may tutulong sa'yo dito. Actually, tignan mo, napakadaming opportunities. Nasa sa'yo na lang talaga kung paano mo ba gagamitin yung mga opportunities na yan. Paano mo ba igagrab? Igagrab mo ba agad-agad? Capricorn yung mga opportunities na yan. So yung iba po sa inyo is gustong-gusto nyo talaga or pinag-aralan nyo talaga yung trabaho nyo na yan. Which is, nagagamit nyo talaga yung pinag-aralan nyo ba? Ganyan. Pagdating sa trabaho nyo. Mm-mm. So, ayan o, may promotion ba? Pwede. Kaya lang kasi tinitimbang pa if ano ba, if pasok ka ba. So, ipakita mo talaga yung kakayahan mo, yung skills mo pagdating sa trabaho. Okay lang ba maging sip-sip? Okay lang naman. Wag naman sobra-sobra. O, iba nga sa inyo, alam nyo, yan yung tingin sa inyo ng mga katrabaho nyo. Sip-sip kayo, Capricorn. O, pero hayaan nyo sila, no? Eh kung gusto mo nga ng promotion, why not, 'di ba? Malay mo 'yun yung ano. Hindi naman 'yan easy way kasi maghihirap ka pa rin naman diyan pagdating sa trabaho mo. Pero kasi may mga ganyan naman talagang tao, 'di ba? So pasensya na kayo kung maingay kasi may ano din sa kapitbahay, pero sa kabilang bakod na 'yun eh. May ginagawang bahay.
Okay, so trabahuhin nyo lang yung trabaho nyo at huwag nyo nang isipin yung mga sinasabi ng ibang tao. Mag-focus kayo sa trabaho nyo. Okay, kailangan nyo makaahon sa kahirapan. At huwag na kayo mag-complain, please, Capricorn. Kailangan kasi talaga is maging grateful tayo sa kung ano yung nangyayari sa life natin. Kung ano ba, kung kahit ano man yung nandyan, kahit small, big, blessings man yan, kailangan maging grateful tayo. Okay, tignan natin sa iyong kaperahan. Meron tayo ditong Knight of Pentacles and meron tayo ditong Four of Cups at meron tayo ditong 2 of 1. So ayan, may magagawa kapag dating sa iyong finances. Kailangan mo lang talagang gumawa ng action, huwag kang mag-focus sa negativity. Yan yung sinasabi, yan yung main message sa iyo ni universe. Huwag kang mag-focus sa negativity, walang mangyayari dyan. 4 of cups, so yung iba sa inyo medyo hindi kayo natutuwa pagdating sa inyong kaperahan. Ayan, pero kayang-kaya nyong i-improve. So, yung iba sa inyo, kung sabihin nyo merong hindi nag-workout, baka yung trabaho nyo, hindi na kayo masaya, hindi na kayo fulfilled, maliit yung kinikita nyo, edi maghanap kayo ng other source of income. So, lahat ng problema natin may solusyon. Kailangan lang nating hanapin, kailangan lang nating gawan ng action kung ano man yung problema na yan para masolusyonan. So, kung yung iba po sa inyo, meron kayong hinihintay, ayan, pwedeng tawag mula sa ibang bansa na makakatulong sa inyo. Yung iba po sa inyo could be papers or yung mga nilakad nyo nitong mga nakakaraan. Baka iba po sa inyo nag-apply kayo. Ayan, hinihintay nyong tawagan kayo. So ayan o, yung karamihan po sa inyo is gusto nyo talagang ma-improve yung inyong kabuhayan, yung inyong pamumuhay. So mai-improve nyo naman talaga yan. Kailangan nyo lang talagang mag-focus, Capricorn. So tignan natin. Pagdating naman sa love life nyo. Pagdating po sa love life ni Capricorn Spirit Guide, kamusta po? Pagdating sa love life ni Capricorn, meron tayo ditong The House. Meron tayo ditong Date, Healing Heart, and Mirror. Ayan, mukhang may magyayaya sa yung mag-date. Pero pag yayayain ka mag-date sa bahay, huwag ka sasama. Capricorn, iba yan. Alam mo na yan. Okay, so tignan natin. Spirit Guide. Meron tayo ditong mirror, introspection. So, yung iba po sa inyo, hindi kayo nag-uusap ng person mo. Hindi ka maka-move on dito. Kasi yung iba sa inyo, nakatira pa rin kayo dyan sa bahay nyo. I mean, dun sa bahay nyo. Ng person mo before, ng ex mo, ganyan. So, parang iba sa inyo, gusto nyong lumipat para makalimutan nyo or para maka-move on talaga kayo. Pero kasi hindi kayo makaka-move on kasi wala akong nakikitang closure dito kaya mahihirapan din talaga kayo. So tignan natin ano ba yung nafe-feel sa iyo ng taong 'yan. 10 of Pentacles. Okay, so yung iba sa inyo, family talaga kayo. Pwedeng hindi lang kayo nagkikibuan ngayon ng asawa mo, ganyan. So siguro kailangan nyo ng time together. Kailangan yung ano ba, mag-usap, kailangan nyong magkaroon ng bonding. Okay? So kasi parang pag nagkakaproblema kayo, tumatahimik lang yung person mo, wala siyang sinasabi, ganyan. Alam mo, hindi kayo maingay mag-away, hindi kayo nagsisigawan, pwedeng ano lang, wala kayong kibuan, ganyan. Or pwedeng may umaalis lang ng bahay para lang maiwasan yung confrontation. 9 of Cups. So tignan natin, mahal ka pa ba ng taong yan? Okay, so may love naman, kaya lang kasi yung person mo masyado siyang kampante na hindi mo siya iiwan, masyado siyang kampante na mahal mo siya. Kaya din siguro yung iba sa inyo, tinatake for granted kayo, Capricorn. Okay, so yan lang po yung mensahe sa'yo. Maraming maraming salamat. Yung iba naman sa inyo, alam nyo yung kadil nyo, committed yan. So baka nasa third party relationship kayo. So pag-isipan nyo mabuti kung itutuloy nyo pa ba yan. Or maghahanap na lang kayo ng iba kasi sabi nga madaming isda sa dagat. Maraming maraming salamat and see you again on my next video. Bye-bye and enjoy the rest of your day.